Good day po mga kabagis. Welcome sa ating channel muli. Na-miss ko kayo mga kabagis. Napansin nyo, wala tayong uploaded video. Kasi nga po, hindi na sa pagkakataon. Dahil po sa ang naging patubig natin panay gabi. Na-straight po natin yung dalawang linggo. Tayo po ay nagkaroon ng karamdaman. Bumagsak po yung ating blood pressure, mga kabagis. Kaya medyo nanghina yung aking katawan. Kaya nga po ngayon lang tayo makakapag-upload ng video. Pinahinga ko po yung aking katawan. Kasi nga po maluwang itong ating tinutubigan, kalat. Tayo'y nahihirapan kasi wala tayong kasama, sariling diskarte po natin ito, sarili nating puhunan at sarili po natin na magbablog. Kaya hindi tayo nakapagblog ng mga nakaraang araw. Pasensya na kayo mga kabagis. At nandito tayo ngayon para po ipakita sa inyo yung aking ginagawa ngayon. Ito po yung tanim natin ng 22. Ito po noon ay maliliit. Ang ginawa po nating mga diskarte dito ay nagpataba tayo ng sulfate 35 kilos. Tsaka nung nakaraang patubig ko, nag-abono tayo ng 20 kilos naman na urea. At ito nga po, nagpadamo tayo kahapon. Ngayon basa pa yung lupa. Ang binobomba na natin dito, ang nai-apply na natin dito mga kabagis, ng mga nakaraan, humus plus, yung mga pampaganda. Ito po hindi pa natin nabobomba ng Sintrac. Kasi nga po pinagbukod natin ang alaga po nito tsaka yung nandun sa baba. Yung nasa baba po nung mga nakaraan, mapapansin po ninyo yung Sintrac at machete yung aking pinaghalo. Take note lang po, kapag yung talbos po ng ating sibuyas ay napaangat na po natin, lubayan na po natin yung machete. Tsaka yung mga natatanong, pwede daw ba hanggang sa anihan na-applyan pa rin ng machete yung kanilang sibuyas? Hindi po. Hindi po dapat. Maglubay na po tayo ng pag-apply ng machete. 40 to 45 days, hindi na dapat ina-applyan yan. Maliban na lang kung talagang pakat na pakat yung talbos at parang hindi umuusbong yung talbos ng ating sibuyas. Pero pagka napalaki na natin, napausbong na natin ng malaki, eh lubayan na po natin. Huwag na po tayong gumamit ng machete. Kasi nga po yung machete, kapag nasobrahan po natin yan, eh may tendency po na mahiga yung ating sibuyas. Hahapay na ganun yung talbos, yung mga dahon. Eh magbubwalan na ganun. Hindi yung maganda sa sibuyas yun pagka nasobrahan. Kaya control lang po, controlin natin yung ating pag-apply. Huwag ho nating sosobrahan. Kaya nga ang application ko lang ay 50 ml sa machete. Yung iba kasi ginagawa ay 1 ligo, isang kalahating ligo. Masama po yun. Ninipis po yung balat ng dahon ng ating sibuyas. Magiging makintab yun. Marupok po yun kapag naaarawan. Magbabalian po yun. Bali, yung talagang mababali dito sa kanyang ito. Bali talaga. Lalo na pag natuyot yon, marupok yon yung dahon ng ating sibuyas pagka nasobrahan sa machete. Maganda po na maghalo machete tsaka yung mga fungicide. Kasi yung Sintrac na hinalo natin, talagang pinangpalaki natin ng dahon yon. At tsaka yung ugat, pinaganda natin yung ugat ng ating sibuyas para bumulas. Sa susunod na application naman, kung gusto nyo mag-machete ulit,
Halimbawa, 15 days ang interval po ninyo, gaya po nang nasabi ko noon, po pwede namang ihalo sa machete yung pulikure, cabreo, ganyan. Para po kahit na nagpapausbong tayo, eh nakatindig yung ating sibuyas. Mas maganda po kasi sa sibuyas yung talagang nakatindig ng diretso. Yung parang mataba yung sibuyas na medyo maskulado na nakaganyan yung dahon, yung mga nakabukang ganyan lang. Yung tindig na tindig. Kapag ka naglaman po yun, sigurado, malalaki. Ito nga po, hinihintay pa natin yung tubig. Kasi nga galing na tayo sa baba, meron tayong imbakan ng tubig doon sa may kulungan ng kambing. Nakapag-spray na po tayo doon, kaya may headlight po ako. Nagsimula po tayo kanina, alas 4:30 ng madaling araw. Itong bobombayan naman natin ay itong tanim natin ng 22. Ayan, napalaki na natin siya. Ito nga, medyo nabitin sa tubig to nung nakaraang patubig. Eh, kinuha ka agad. Hindi sila nakapaghintay. Hindi ito nasolve ng tubig. Pero yan na po yung tanim natin na bansot noon. Lumagpas naman na sa tuhod yung iba. Meron lang talagang parte na medyo maliliit. Pero kaya pang habulin yun kasi wala pa naman siyang 45 days. Kasi kapag ka umabot na ng 45 days yan, na hindi pa natin napalaki, eh, pickles ang abutin yan. Yan nga po mga kabawis, tingnan nyo. Sa lukuyan ng kwan yan, poporma na yan. Next week, magpoporma na yan. Kasi nga kung ang petsa ngayon ay... Petsa ba ngayon? Di, uno, dos na yan eh. Mga kabagis, ito'y kwan na 22 feet. Halos magpo 40 days na po ito. Kaya dapat 45 days kwan na yan. Magsisimula ng magporma. Ito mga kabagis, a-applyan pa rin natin ng machete. Huling application na po niya. Hindi ko na po ulitin. 40 days. Pero kung sa tingin ko ipukulangin, ulitin ko yan ng 50 days. Kasi pakat yung iba eh. May mga pakat. Yun. Yung tinatawag nilang bantilawan o pagas. Yan po mga kabagis, may mga nahuli ang paglaki. Gawa nga na medyo mahina yung lupa nito. Ito'y bobombahin natin ngayon ng Sintrac 100 ml. At hahaluan natin ng machete. Ilalagay natin is 50 ml. Ang insecticide naman natin ngayon ay malatayon, para iwas trips. Kasi yung katabi natin dito ay may trip. Kung may trip kasi, hindi nalalaki yung laman ng sibuyas. At yung pang-uod naman natin is maglalagay na po tayo ng Exalt 20 ml. Yung malatayon natin is 50 ml ang ititimpla natin. Tingnan lang natin mga kabagis kung nakarating din ba yung pinatagas natin tubig. O, wala pa. Wala pa mga kabagis. Hintay-hintayin natin. Konti. Okay po mga kabagis. Ito na po yung ating itimplaying lason. Ito po, Exalt. Lalagay po tayo ng 20 ml. Ito po yung Exalt mga kabagis. Lalagay po tayo ng 20 ml.
Sunod po natin yung Sintrak. Sintrak Garabaita. Bili natin yung gagamitin. Sisik lang po natin ng maigi para po yung latak sa ilalim ay malusaw. Okay. 100 ml po ang gagamitin natin, dalawang scoop. Ito. 100 ml. Sa dalawa. 50 ml po kasi ito kung tagalan natin ito. Nasalinan muna natin ng tubig para humalo po yung gamot at sasalin po muna tayo ng tubig para humalo yung sintrak sa tubig. Nalit po yung tubig yung mga kabagis. Next po itong malatayon. Malatayon po 50 ml lang. At ang panghuli po ay machete. 50 ml lang din po. Okay. Mix lang po natin yan ng maigi. Katapos ay pag na-mix na natin maigi, spray na po tayo. Okay mga kamagis, nakayari din po tayo mag-spray. Inabot na po tayo ng alas 7 ng umaga. Tatlong kargang ginamit natin. Tatlong power sprayer. 1 kilong sibuyas. Yung iba medyo pinaliguan po natin. Mahinang bulas. Kaya abang-abang po mga kabagis sa magiging resulta ng ginawa po nating pag-i-spray. Bukas po ng umaga, babalikan natin to. Bukas, tuyo na yan. At sa isang araw naman ay magpapatubig ulit tayo dito. Baka gabi din tayo makakatubig. Kung makakahalili tayo ng tanghaling tapat, why not? At magpapataba tayo. Maglalagay tayo muli ng triple katorese. Okay mga kabagis, sa ginamit po natin ngayon na sintrak, machete, malatayon para po sa trips at yung panguod natin para po sa at yung panguod po natin ay ang Exalt. Good day po mga kabagis. Abangan po ang resulta ng ating ginawang pag-i-spray.